Kumusta po kayo mga kapatid? Isa pong magandang umaga po ang aking bati sa inyong lahat. Kamusta po kayo riyan sa inyong kinaruroonan at anuman po ang inyong ginagawa? Manatili lang po ang ating pagiging masayahin ano po upang sa ganun ay hindi po tayo napapagod at isang magandang araw muli ang ipinagkaloob ng Panginoon. Medyo mainit po ang sikat ng araw pero maganda rin po dahil maaliwalas po at umiihi po ang hangin dito po sa aking munting hardin. Kaya mga kapatid, isa na naman pong pasasalamat sa Panginoon na narito na naman po tayo sa ating YouTube channel. At nawa po kayo ay nasa mabuti lang din kalagayan at patuloy po nating damhin ang kagalakan na nagmumula sa Panginoon at ang kapayapaan sa ating isipan na ipinagkaloob po ng ating Diyos sa araw pong ito. Kaya mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, tayo naman po ay may gagawin na naman sa oras na ito. Kaya buksan na naman po natin muli ang ating mga Biblia upang sa ganon, malaman na naman po natin yung kung ano na naman ang nais ng Diyos na ihatid sa atin o ipabatid sa atin sa araw na ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya ang Bible po ay ito po talaga ang unang nagtuturo sa atin ng mga bagay na mabuti, maganda at mga bagay na biyaya sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, kung kayo po ay may mga Biblia na sa inyong mga kamay o nandiyan na sa inyong tabi, buksan na po natin ang ating mga Bible at basahin po natin ito. Narito pa rin po tayo sa Roma chapter 13. At ang title na naman po ng ating babasahin ngayon ay tungkulin sa kapwa mula po verse 8 hanggang verse 14. Alam niyo po, ang pagbabasa po ng Bible ay talaga po nga maganda kapag nakaugalian na po natin magbasa ng Bible at maunawaan po natin ang mga bagay na dati ay hindi po natin naiintindihan at nakikita. Ngunit sa pagbabasa po ng Biblia at ng salita ng Diyos ay nalalaman po natin ang mga bagay-bagay na hindi po natin nalalaman dati. Ano po? Kaya ang Diyos po ay napakabuti dahil tayo po ay kanyang tinuturuan sa pamagitan po ng kanyang salita. Kaya dito po sa Roma chapter 13 verse 8, sabi po dito, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautosan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Purihin po ang ating Diyos. Isa pong maganda na namang paalala sa atin ng Panginoon. Isang magandang pagtuturo na naman. At ito po ay talagang napapanahon na kailangan po talagang gawin po natin sa harapan ng Panginoon. At salamat po sa Diyos sa kanyang mga paalala, sa kanyang mga salita sa buhay natin sa araw pong ito. Alam niyo po, binabasa ko po ito ang kabuuan po. Kapag ang title po ay tungkulin sa kapwa, ay binabasa ko po ito ang kabuuan ng nakalagay na title kung ano po ang nilalaman nito upang maunawaan po natin na hindi po tayo nagsushortcut. Ano po? At maganda po itong basahin kapag tayo po ay nagninilay-nilay at nasa quiet time po tayo ay maganda po itong basahin at maganda po itong isa-isahin ang mga nais na ipagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ngunit ang nagbigay po sa akin dito ng talagang meaning na malalim ay yung
ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautosan. Tama po. Kapag tayo po ay nakakaranas ng pag-ibig sa ating Diyos, unang-una sa lahat sa ating Diyos, ay hindi po tayo makakagawa ng mga bagay na masasaktan natin ang puso ng Panginoon kasi mahal natin siya bilang ating Diyos, ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya talagang nagsusumikap tayong mabuhay na hindi po masira ang pangalan ng Panginoon, kundi patuloy lang natin siyang mabigyan ng karangalan sa pamagitan po ng ating mga buhay. Kung paano po tayo mamuhay, kung paano po tayo magsalita, kung paano po tayo kumilos, kung ano po ang ating ginagawa, ay lahat po yan ay nais natin makapagbigay ng karangalan sa ating Panginoon. So, unahin po nating mahalin ang ating Diyos upang hindi po tayo makagawa ng mga bagay na mali sa kanyang harapan at sa harapan ng mga tao na nakatingin sa ating mga buhay. Pangalawa, sabi po nga ng Panginoon dito sa ating binasa, mahalin natin ang ating kapwa na gaya din ang ating pagmamahal sa ating sarili, o ibigin natin ang ating kapwa na gaya rin ang ating pag-ibig sa ating sarili. Kapag ang atin pong mga buhay ay absorb ng pag-ibig po na nagmumula sa Diyos, hindi po tayo makakagawa ng mga bagay na mali laban sa ating kapwa. Hindi po natin na gagawin na masaktan sila sa pamagitan ng ating mga salita, sa pamagitan ng ating mga kaisipan, at sa pamagitan po ng ating mga aksyon. Ano po? Kasi kung masakit po sa atin, ay masakit din po sa ating kapwa. Siguro po kapag ang mga tao po sa sanlibutan ay talagang nagmamahal sa Panginoon, ibig sabihin ay hindi na siya makakagawa ng pagkakasala o pagkakamali na ikakasira ng karangalan o ng dakilang pangalan ng ating Diyos. Siguro ay ang ganda-ganda po ng takbo ng mundo. Ano po? At kung kapag ang puso naman ng tao ay punong-puno rin ang pag-ibig ng Diyos, talaga pong hindi po natin na pag-iisipan ang masamang ating kapwa. Hindi rin po tayo magnanakaw, hindi rin po tayo mga ngalunya, hindi rin po tayo magkikiapid, hindi rin po natin na pag-imbutan ang mga bagay-bagay na pag-aari ng iba. Ano po, kumbagay talagang makakapamuhay po tayo ng tama sa harapan ng Panginoon. At marahil kapag ang pag-ibig ng Diyos ang lagi pong nasa puso natin, ay hindi po tayo makakagawa ng mga bagay na ikakapahamak ng ating kapwa. Hindi tayo makakapanlibak, hindi tayo makakapanghusga, hindi po tayo makakapanakit, hindi po tayo magdadamot sa kanilang buhay kung ano man ang meron tayo. Ano po, kumbaga ay parang ang ganda-ganda ng takbo ng buhay ng mga tao dito sa mundo kapag nagmamahalan po ang bawat isa, nagsasamahan ng maayos, kahit hindi man magkadugo, kahit hindi man nagmula sa isang nanay at tatay o isang pamilya. Kapag ang pag-ibig ng Diyos ang umiral po sa puso ng mga tao, ay talaga pong magiging masaya, magiging maganda po ang samahan. Wala pong inggitan, walang silipan, walang sisihan, at walang mag-iisip ng ikakapahamak ng kapwa. Ano po, dahil naroon po ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso na siya ding ating pinapadama at pinapakita sa ating kapwa. Dahil ang Diyos po ang pag-ibig, at siya po ang unang umibig sa atin, at hindi man po natin mapantayan ang pag-ibig ng Diyos, ay naroon po ang pagsisikap ng mga anak ng Diyos na ipadama, iparamdam, ipakita din ang pag-ibig sa Panginoon. At sa pamagitan po ng ating pag-ibig sa ating kapwa, ay nabibigyan po ng parangal ang dakilang pangalan ng ating Diyos, at nabibigyan po natin ng ngiti ang kanyang puso. Kaya mga kapatid, sabi po dito ay namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Tama po, talagang malapit na po, talagang kumbaga sa mga araw pasibol na ang araw sa madaling araw o sa umaga. Ganon din po ang ating kaligtasan. Habang tayo po ay nagpapatuloy na nabubuhay pansamantala sa mundong ito, ay
patuloy din po tayong gumawa ng mabuti dahil ang paggawa po ng mabuti ay bunga po ng ating tamang relasyon at tamang pananalig sa ating Panginoon. Kaya po, konting tiis na lang, lagi ko rin po naririnig sa mga ibang mga preacher na talagang konting tiis na lang at ang Diyos ay darating na at nawa ay madatnan niya po talaga tayo na nasa tama ang ating pamumuhay. Gaya po ng sabi dito sa verse 13, mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magugulong pagsasaya sa pagpapakasawa sa pitan ng laman at kahalayan sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyan kasiyahan ang mga nasa nito. Ang mga laman po talaga, yung atin pong mga sarili. Alam niyo po, itong ating laman, itong ating kaluluwa ay kung minsan ay taliwas po ito sa gusto ng Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay. Na kapag mahina po ang ating pananalig sa Diyos, kapag wala po tayong kalakasang espiritual, kapag mahina ang ating espiritual na kalakasan ay talaga pong minsan nasusunod po yung nais ng laman. Itong gustong-gusto ng kaluluwa, ang gusto ng kaluluwa ay talaga yung kasiyahan ng mundo, na talagang kasiyahan to the max. Kumbaga, walang limit ang nais ng kaluluwa na gawin. At kung saan yung hindi tama ay yun ang gustong-gusto ng kaluluwa. Kaya nga po, kailangang apak-apak po o apakan ng kapangyarihan ng Diyos ng kanyang Espiritu ang ating kaluluwa upang sa ganun, kapag umaalma ito ay wala siyang magagawang mali dahil apak siya ng kapangyarihan ng Espiritu ng ating Panginoon. Kaya atin lang pong matatakasan o hindi mapapansin ang mga bagay na mali na nais gawin ng ating laman kapag tayo po ay malakas ang ating spiritual na pananampalataya sa Panginoon. Yung ating spiritual na pamumuhay ay kailangan talagang maging malakas dahil ang kaaway ay tinitignan lamang ang ating mga kahinaan. Kung saang area na mahina tayo ay doon talaga lulusob o papasok ang kaaway. Ano po kaya talagang sa panahon pong ito para po tayo ay makapamuhay ng tama, maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, makapamuhay tayo ng naayon sa kalooban ng Panginoon, kailangan po talaga na maging intact lang lagi ang ating relasyon sa Panginoon, ang ating pananalig sa Diyos. Bagamat may mga problema, may mga sitwasyon kung minsan may mga kahinaan po tayo, ngunit salamat sa Diyos dahil kapag nararanasan na po natin ang ating mga kahinaan, kapag may mga problema na po, may mga sitwasyon na parang nakaka-windang na ano po, salamat dahil meron tayong Diyos na talagang isang tawag lang natin sa Panginoon, isang luhod lang sa Diyos at sabihin ang ating mga nararanasan, ang mga sitwasyon na ating nararanasan. Ang Diyos naman po ang bigla pong magpapalakas ng ating mga buhay, magpapalakas ng ating spiritual na pamumuhay at naroon na naman uli ang ating pananalig sa Diyos. Kaya mga kapatid, yan lang po ang naisang Diyos na ipabatid sa atin sa araw na ito na talagang ang pag-ibig po ng Diyos ang kailangan po na maranasan natin upang sa ganon, hindi po tayo makakagawa ng mali o masama sa ating kapwa dahil may mga pananagutan po tayo sa ating kapwa. Ano po kapag ang ating kapwa ay hindi makakilala sa Panginoon at nakikita natin sila araw-araw at hindi pa natin na naipahayag sa kanila ang katotohanan kapag sila po ay mapahamak, tayo po ang mananagot sa Panginoon. Kapag hindi naman po natin kaya pang magbahagi ng salita ng Diyos sa iba, ipanalangin po natin sila na mabuksan ang kanilang mga puso at kung sino man ang gagamitin ng Diyos para magbahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos na sa Jesus ang Panginoon, ay naroon po na tumanggap po sila. Hindi naman po talaga tayo nabubuhay para sa ating sarili lamang. Talaga po nga, kasama na po nating nabubuhay ang ating kapwa-tao dito sa mundo. Kung wala pong ating kapwa-tao, ay wala po tayong pwedeng kausapin, wala po tayong pwedeng pagbintahan ng ating mga
mga paninda, ano po, dyan sa mga nagtitinda. Kumbaga, kailangan po natin ang ating kapwa. Kaya, ang mga kapwa po natin ang ginagamit ng Diyos na maging alulod ng kanyang biyaya at pagpapala sa buhay natin. Sa mga naghahanap buhay dyan o yung mga kapitbahay na mabuti sa atin, baisuklian po natin ng mabuti, lalo na po kapag tayo yung mga anak ng Diyos, lalo po tayo magpakita na tayo po ay talagang anak ng Diyos sa pamagitan po ng ating trato sa kanila, sa pamagitan po ng ating pagkikisama sa kanila. At hindi naman po natin kailangan makisama sa kanilang ginagawa, kundi pakisamahan lang po natin yung mga bagay na tama na kanilang ginagawa at ipakita din po natin ang mga bagay na tama bilang mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, yun lang po pangunawa ko sa ating binasa ngayon. Basta sabi po ng Panginoon niya sa simula, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa sagutin tayo mag-ibigan. Ano po? Alam niyo po yung mga sagutin na naalala ko po ang mga sagutin, yung nagagarantor tayo para sa iba, nangungutang tayo para sa iba, na talagang tayo po ang humaharap sa mga tao na ating pinagkakautangan dahil naitulong natin sa iba o pinagarantor po tayo ng ating kapwa. Huwag po natin gawin yun, mga kapatid, kundi ang atin pong pairalin ay yung mag-ibigan tayo, ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili, yung hindi natin sila masasaktan. Yung pong tulong na hindi po tama at hindi po kalooban ng Diyos, ay huwag po natin gawin yun. Dahil diyan din po nagsisimula ang awayan ng magkapwa-tao, di po ba? Kapag merong ginarantor at hindi na nakabayad, ay nagkakaroon na po ng sigalot, nagkakaroon na po ng alitan at away at hindi na po nagkakausap o hindi na nagkakabati-bati. Kaya diyan na po mahihirapan na ipasok ang salita ng Diyos kapag nag-aaway-away na. Kasi minsan tayo mga anak ng Diyos, para bang gagawin natin lahat para maipadama sa mga tao ang ating pagmamalasakit, ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Ngunit kailangan din po natin mag-isip ng tama. Kasi alam niyo po kung minsan kapag meron po tayong kinuha na akala po natin ay tama, ngunit ang ending po ay mali at napapasama pa, ano po, pag-isipan po muna nating mabuti ang mga bagay na ating gagawin, sa lalo na po sa uri ng ating pagtulong sa ating kapwa. Ibigin natin ang ating kapwa sa tama po na pamaraan ng Diyos, sa tamang kapamaraanan ng Diyos, hindi po yung kapamaraanan natin bilang isang tao lamang. Kaya mga kapatid, ngayon po ay isa na naman pong pagtuturo ng ating Diyos. At lagi ko nga pong sinasabi na kapag binabasa ko po ang salitang ito, ay buksan niyo po muli ang inyong Bible at basahin niyo po ito at humingi pa rin po tayo sa Diyos ng kaunawaan pa sa mga bagay na inihayag niya sa atin sa bawat araw, dahil ang salita po ng Diyos ay talaga pong kailangan po natin sa bawat araw upang sa ganun matuto at matuto pa po tayo sa mga bagay na kung minsan ay hindi pa po natin nalalaman. Ano po, kahit po paulit-ulit natin basahin ang Biblia, talagang paiba-iba din ang revelasyon ng Panginoon sa kanyang salita, palalim ng palalim kapag araw-araw po natin hinahanap ang katuwiran ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kaya mga kapatid, para po tayo mabuhay, para nang masaya, para po maramdaman natin lagi ang pag-ibig ng Diyos at ito rin ang ating maipadama sa ating kapwa, lagi po tayong magbasa ng salita ng Diyos. Patuloy po tayong manalangin at ugaliin na po talaga nating mabuhay sa tama at praktisin po natin sa bawat araw ang paggawa ng mabuti upang sa ganon, anumang oras na dumating ang ating Panginoon, ay madatnan niya po tayo at ang kaligtasan po ay ating maranasan. Sabi nga ng ibang preacher, konting panahon na lang, konting tiis na lang, darating na ang ating Panginoon Jesus muli. At dalangin lagi ng aking puso, naway madatnan niya po tayong lahat na nakahanda, nakaready ang ating spiritual na pamumuhay at ang ating tamang relasyon sa Kanya. Kaya mga kapatid, hanggang dito po muli ang ating video. Maraming salamat po muli sa inyo. Salamat po sa pagkikinig. Salamat po sa pagtiyaga sa pagkikinig ng aking mga
binabahagi dito po sa ating YouTube channel, Sarili Mix Stories. Ako man po ay nagagalak din dahil ang mahalaga po para sa akin sa bawat araw ay nakakapagpahayag po ako ng salita ng Diyos dito po sa YouTube channel, Sarili Mix Stories. Kaya mga kapatid, isa pong masaya ang aking bati sa inyo. Isang masayang damdamin ang nais kong ipabatid sa inyong lahat na kahit hindi man po tayo magkakakilala, kahit hindi man po tayo nagkikita-kita personal, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Dahil sabi ko nga, kahit isa lang o dalawa na nakikinig ng salita ng Diyos na aking ibinabahagi, ay isa na po nga kagalakan sa puso ng ating Panginoon doon sa kalangitan. Ano po? Kaya maraming salamat po muli sa buhay ninyo, mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon dahil sa bawat araw ay nagagawa ko pa rin na magbasa ng salita ng Diyos dito po sa ating YouTube channel. At kagalakan na po ng aking puso ang magbasa ng salita ng Diyos at maibahagi din po sa bawat nakikinig. Pagpalain po tayong lahat, mga kapatid, ng ating Panginoon. Naway patuloy niya tayong samahan, gabayan, patnubayan at ingatan sa bawat sandali ng ating mga buhay, ganun din sa ng ating mga pamilya. Patuloy po tayong samahan ng ating Diyos sa bawat sandali ng ating mga buhay. In Jesus' mighty name, Amen.